Buntik na naman. Woohoo! Yun, isang magandang araw sa inyo mga paps. Nandito po tayo sa kabilang bayan. May kinuha lang po tayo. Ngayon lang po ulit nakalabas-labas at nakachempo makapag-vlog. Share ko lang po mga paps. Nag-install po ako ng 16 teeth na pinion drive sa harap. At ititest ride po natin siya. So yun mga paps, ang dumi po ng motor natin. Dahil ilang araw na po umuulan dito, araw-araw. So stay tuned lang kayo mga paps. Tara, let's ride! So yun mga paps, sabi ko nga kanina, nagkabit po tayo ng 16 teeth na pinion drive sa harap. So hindi pa po tayo nakapag-try na mag-long ride yamin ng 16 teeth. Pero kahit short rides lang po tayo, pansin ko na talaga po kung kano yung pinagkaiba ng 16-48 na combination kaysa sa 14-48 na combination. Ang una ko pong napansin dito is yun, nabawasan po ng power yung motor natin dahil malayo po yung pin, yung ano eh 14 tumalon po tayo ng 16. Kaya pagdating po sa mga crossing, kakambyo po talaga ako ng ano, ng mga second gear. First gear, second gear. Third, mga ganun lang po. Hindi katulad nung 14 pagamit ko, yung stop is mga fourth gear, third gear, yun, ganun pagdating ko po sa crossing. So ito, pagdating mo ng crossing, kakambyo ka ng ano, ng second gear mula sa fifth gear, fourth gear, hanggang bababa siya ng second gear. So yun, para magkaroon ka ng velo ulit. Saka yung napansin ko pa rin dito is yun, nag-less din siya ng vibration dahil nga hindi na siya ganong agresibo yung makina niya dahil malaki po yung 16 teeth para sa kanya. Saka kung di siya kagad makareach ng ano eh, ng 100, hindi katulad ng 14 teeth, saglit lang i-reach yung 100. Pero dito, kailangan pa ng mas mahabang linya, na mas mahabang daan para ma-reach mo agad yung ano, yung 100. Mamaya papakita ko sa inyo mga paps pag nasa straight na. Joyride lang po yung takbo natin. Mga paps, pagdating dito, yung nagpaahon ako dito kanina, malayo talaga siya. Kasi pag wala kang velo dito, di aahon yung ano eh, yung fifth gear. Di katulad ng 14 teeth, kahit fifth gear ko dito, maahon kahit wala akong velo. Dekadong mga aso na to eh, oh. Okay naman siya dahil highway naman lagi yung takbuhan natin, hindi naman po tayo nag-off-road. So yun, para sa akin okay din siya. Wow, laki. Hindi siya makabuelo ng maayos dahil maiksi lang po yung daanan. So matagal niya pong nare-reach yung 100. Hindi katulad ng 14 teeth natin, kahit maiksi lang na daanan is kaya niya pong ma-reach agad yung 100. So yun po yung pinagkaiba. May
XRM po sa harap natin, mga paps. Collector po ito eh. Shout out po kay kuya. Mataw siya. So ayan mga paps, papasok na po ako sa bahay, papunta sa bahay. Oh, daming truck. Sira na naman yung daanan namin dahil sa truck. Plus umulan pa. Sira na naman yung daanan namin, mga paps. Oh, yeah, mani popcorn. Naka-open pipe sila. Ayan, mga paps, oh. Sira na naman yung daan namin. Maputik na naman. Woohoo! So, wala na pong linis yung motor natin, mga paps. Dahil kakahugas mo lang. Paglabas mo, eh, maputik din. Wala din. Wala din, mga paps. Bukas! So, ayan, mga paps. Dito na po ako sa bahay namin. At ayan po, itsura ng motor namin. Ang dudumi, ang dudog yun. So, ayan mga paps, ang napansin ko. From 14 teeth to 16 teeth. So, ang gamit ko po ngayon ay 16-48 na combination. So, sa highway, okay naman yung 16-48. Kaso nga lang, pag paahon na, yun, kailangan mo nang gumamit ng ano, ng second gear at saka first gear. Hindi katulad ng dati, fifth gear, fourth gear, third gear, dyan lang ako naglalaro. So yun, sana nabigyan ko yun ng magandang review dito sa 16-48 na combination versus 14-48 na combination. So ride safe sa inyo mga paps, at nandito na lamang po yung video natin. God bless po sa inyo. Shout out po sa tropa natin kay Mark Jester, shout out din kay Rob Stalios, shout out din po kay Raymond Ruba, pati na kay Nonoy Compio, shout out din po kay Keep Moving, shout out po kay To El Moto, shout out po kay Chong Rides, what's up Chong, shout out din po kay Berry 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 Lee.